tayo dito sa KuCoin. So ang gagawin mo lang guys, merong link nga dyan sa description. Click nyo po yan at ito po yung makikita nyo. Itong cellphone yung number yung gagamitin nyo, palitan nyo lang to ng 63 which is yung Philippines. Pwede yung hanapin dito yung PH Philippines. And then lagay nyo lang po yung number nyo dyan. So then click mo yung send code. Magte-text yan. Then ilagay nyo dito yung verification code. Maglagay kayo ng login password. And then click nyo lang po yung sign up. Ganun lang kadali guys mag-create ng account dito sa KuCoin. Plus ito maganda kay KuCoin. Meron kayo marereceive na 500 USDT of welcome gift. Ito guys ay pwede nating gamitin sa margin trading. Kung ano yung i-deposit mo, yun din po yung pwede nyo po up to 500 USDT yung ipapahiram sa'yo at interest free for 7 days. Yan po yung makukuha nyo dito sa KuCoin kapag ginamit nyo po yung link natin. So, kaya click nyo na po yan, makakapag-create kayo. Kung email naman yung gagamitin nyo, the same. Click nyo lang yung email and then ilagay nyo yung email nyo dito. Send code. Magsesend ng number code dyan sa email nyo. Then ilagay nyo po dito. Then maglagay kayo ng password. Sa password guys, kailangan may uppercase, merong lowercase, merong special number at merong number. Tapos more than 10 po yung ilalagay nyo dyan. More than 10. So siguro 15 to 20 para safe po yung account nyo. Then click nyo lang po yung sign up. Ganun lang kadali. Mag-create ng account dito po kay KuCoin. So ngayon guys, meron na tayong account dito sa KuCoin. Papakita ko muna sa inyo. Ito po yung pinaka-dashboard nila once na nag-login kayo. Siyempre, para safe yan, click nyo po itong ito. Then, ayusin nyo po yung account security. Maglalagay po kayo ng trading password, iba yon. Trading password sa password mo, iba yon. Mag-set po kayo ng 6 na number dyan. So, iba't pa yan. Pwede nyo pag-aralan dyan guys. So, login password, iba yan. So, iseset nyo po yung trading password. Google of verification, iset nyo yan. Sa akin, di ko pa na iseset. So, dapat nakalagay po yung cellphone number nyo para hindi nila basta-basta ma-access yung account nyo. Okay, so yung email nyo, trading password, ito ngayon, iba yon. Sa login password, maglalagay po yung ano na number. And then, pwede nyo rin po ilagay itong restriction sa IP para ibang IP. Pag pumasok, mag-automatic na mag-log out yan. Kaya safe din po dito sa KuCoin. Top 3 naman po yung KuCoin guys na pinakamalaking platform. Pwede natin gamitin. Dito guys, punta tayo dito sa ating assets. At dito, pwede tayong mag-deposit. So, meron tayong laman dito guys, which is 3,791. So, dito yung ating assets. So, para makapag-deposit tayo, click lang natin itong main account. So, deposit and withdraw. Yan po yung gagawin natin. So, para makapag-transfer po tayo ng mga crypto dito, pareho lang din sa iba't ibang mga platform. Dito guys, ang gagawin lang natin ay kunin natin yung USDT. So dito guys, pwede po yung USDT. Yung ginagamit ko dito, yung ginamit ko USDT para mabilis. So ito po ay Tether. So click lang natin tong deposit para makapag-deposit po tayo dito sa KuCoin. So sa pagde-deposit dito guys, pwede po natin gamitin yung TRC20 para mas mabilis. Para magawa yon, click mo lang yan and then copy mo to. And then punta lang po kayo sa inyong mga crypto wallet na merong pong USDT na TRC20. Ganun po mag-transfer po dito sa KuCoin. Kapag okay na siya guys, pwede na tayo mag-trade. Gamit natin yung spot trading. So dito sa spot trading po ng KuCoin, the same with other platform kung paano gamitin yung kanilang spot trading. Simple lang din guys yung paggamit dito sa spot trading ng KuCoin. So eto guys, familiar ko kayo konti. Kaya nandito yung mga pair, pwede nyo magdagdag. Pwede kayo magdagdag guys. Yung ginawa ko, nagdagdag ako. Nandito na yung KDA. At dito guys, ito na yung kadena. Ito yung order book. Ito yung mga recent trades. Makikita nyo yung kanilang chart. The same. At nandito na rin yung mga gamit. Pwede nating tools for trading. Nandito yung candles. Nandito yung indicator. At nandito yung mga time frame. So, bahala na po kayo dyan kung anong gusto yung time frame na gagamitin nyo for para makapagbili po kayo. Pero kapag ikaw ay nasa investment, okay, foundation yung pinagtinitingnan natin. So, kahit di masyado dyan, okay lang yan. Kasi hold mo naman yan ng matagal yung crypto na to. Dito guys, meron po kayong dapat i-fulfill muna na trading password bago kayo makapag-trade. So, merong 6 dyan yung isinet nyo kanina. And then dito, ganun din, spot, lagay nyo lang po dito. Halimbawa, 16 yung gusto nyong price. So, pwede nyo pong i-limit. Then, click nyo kung ilang percent yung capital nyo na iti-trade. Then, buy KDA. Ganun lang guys, dito ang pagbili ng cryptocurrency gamit po yung KuCoin. So, katulad ko naman guys, na i-hold ko naman tong cryptocurrency na to, hindi pang mabilisan, kumbaga pang long term to guys, na portfolio ko sa kadena kasi maganda po yung kanyang foundation. Okay, so yun po yung aking dahilan kung bakit bumili ako nito. Now, if you want to buy, so ganun din yung gagawin din nyo. So, bili kayo dito,
So, and then kung i-hold nyo, mas maganda. Kasi kung iti-train nyo to ng daily trading, pwede rin kayong kumita. Pero mas maganda po, mas malaki kita kapag nag-hold po kayo ng cryptocurrency. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Sana nagustuhan nyo yung video at sana meron po kayo natutunan. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.